laglag sinugnog dito, kapatid, sa yun. Nandito sa kabila sinugnog, you know. So tumambay na siya dito dahil nga nahulog siya dito sa may putikan. Siya si Idol Madla, nakakahanga, may mga hawak, gandang linyada. Yan, yung paa niya, nagmukha tuloy tukod. Hindi ko nakita kung saan bumagsak to. Malamang dito na lang din bumagsak tong kalapati natin na to. So yun yung ating pure black na tinitraining. So Merway Cross Taiwan. So tatalunin natin yan ngayon. Kailangan huwag siyang tumalo ng mataas dahil uhulihin natin siya. Lulubog tayo sa kumunoy dito. Ops, 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 ops. Huwag ka nang tatalon, Brad, ha? Huwag ka nang tatalon. Ayun, nahuli rin natin. Ayun, nahuli na natin. Ano yung putik, oh? Puro putik ang paa. Pero okay lang, enhagis na lang natin siya dito. Ayun. Yeah, right. Ayun, kakit na. So yun kasi, nag-tape ulit tayo kasi dito tayo nakapagpakawala ng mga nakaraang araw. So bali, walo yan. Kakit tayo. Walo yung tinitraining natin yan. Naka-tape training silang lahat. Ayan, oh. Yan, mga naka-tape. So ito nga pala, yung anak ni Barak, tinitraining na rin natin. Ayan, ah. Yung anak ni Barak to, first time niya rito, mga kalapatids, dito sa taas. So, bu-viewing natin sila dahil nga, nilipat na natin ng ano to, ng section. Dito na natin siya kukulong, dito na natin titrain. Susubukan natin sa karera kung saan aabot yung dalawa na yan. No, naka-perso ring. So, pag nadagit nyo, inyo na. So, yun yung isa, oh, yung checkered. So, ano to, Stitch Cross Jansen na inbreed na, mga kalapatids. Ayan, so tingnan natin kung may tulin itong anak ni Barak, yung matapang, yung lagi naman marako na to, ayan o. So mukhang babae nga yung isa, ayan o, tumatakbo lang eh. Pero pares na yan, unahin na natin yan. Yung tatlong na una sa kanila doon, ayun, yung mga YB, nasa loob, ayun. Dalawa na lang pala to, kasi yung isa na lang kasama, nakakuha na mga kalapatids. Shoutout nga pala doon sa mga ubus ng ibo natin eh, pumakiyaw sa mga ibo natin. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa tiwala at sa suporta. Ayun, yung iba na doon pa. Yan na lang yung naiwan sa Dreamlop natin. Ano na lang, kinsing pliers na lang. Talaga moching mochi na. Subali dito na lang talaga yung mga maiiwan ng mga warriors natin. So nagbabantay pa ako dyan. Aba, nagre-record ako ng mga listahan ng mga warriors natin. Kasi baka mag-overfly sila. Bukas papawala na natin eh. Pantayan muna natin. Baka may tumalun na naman. 5 minutes later. Nakikita nyo ba yung nakikita ko mga kalapatis? Ayun, may isa na naman pala nahulog doon. Ayun, no? May kalapati dito sa may isla. Ayan, no? So tumawid siya. Tinapa, hindi ko nakita nahulog to. So ano, bilangin natin to kasi baka kulang na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama, 7. Yun lang, kulang tayo na isa. Sunduin muna natin doon sa kabila. Ah, putik pa naman. Buti na lang. Low tide, masusundo natin siya. Ay, naghihintay na yung service, oh. Ta natin. Yeah. Ngayon tayo madudulas dito. Uy, may sawaw ah. Ito, buibigay pa naman ito mga kalapatids oh. Malapit na malaglag yung kahoy. Uy, yeah. Boy, ito yung kalapati mo. Ito na naman yung mga bibi natin. Dala-dalawa sila. Nakabantay eh, di natin makukuha na ng itlog to. Ayun yung kalapate. Loko, huwag ka tatalon dyan. Yeah. Uy, ayun na, tumalo na. Okay, sumisid ka dyan, loko. Putik line. Ayan o. Ayan na magtangka. Hindi ka makakaalis. Ba, loko ka. Oh, sige, ano, lalangoy ka. Kala mo makakalangoy ka dyan, Brad. Yun, nahuli na natin mga kalapatids. Success na maligtas. Na hindi tayo nadudulas. Oops. Tatalo na kasi may edad na rin yung mga to eh. O, kamusta kayo dyan mga boys?
Yeah. Ito na yung kinuha natin sa tabi ng ilog. Pabalikan na natin dito. Alright. Later. Yo, pinapasok na namin yung iba nating mga ibon. Tinanggalan na rin natin ang tape. Gusto mo yung bagwis, boy? Ayan, pag binukan nyo, ganyan na maging tsura pagkatapos ng tape. So bukas, ligo na yung mga to. So tingnan natin kung ilan pa yung matitira sa mga wires natin. So ito yung pure black natin. Kaso yung dulo niyang bagwis, may kulay puti eh, no? So tatay nga nito, pure black. So merwe, nakakross dun sa Taiwan. So hopefully, eh, maganda yung naging labas. Kasi kita nyo naman yung tsura nito, yung buntot niya. Tinan mo yung pag-awa, buntot niya. One tail na one tail, solid one tail. Yung buntot niya talagang isang-isa lang yung makikita nyo. So napakagandang ibon. Lalaki pa, sayang kung naging babae ito. Pwede pang tabi, pwede pang maris doon sa tatay niya eh. Kaso naging kak, kaya lalaro natin to, tetesting natin. So yung mga kasama niya, ayun, naghihintay na doon. Papasok na ni Madlato doon sa kabila. Alright, nilista na natin yung mga ring number niyan. Para if ever magkawalaan, alam natin kung sino-sino yung mga yan, kung sino yung mawawala, di ba? So kailangan handa yung loob natin pag nawala sila. Kaya agad naming nililista. So pagka di nakauwi, at least alam natin kung sinong line yung di nakauwi or yung nadagit, ganun. So alam natin yung ibon natin na nawala, saka para may record. Tapos itong mga anak ni Barak na dalawa, turuan na rin natin ng trapping yan. Ayan, di pa kasi sila yung mag-trapping ng mga dalawa na to. Baka mahirapan pag pinakawala natin. Eh, tetape pa naman natin to, kaya okay lang. So pag pinakawala natin yung mga nasa kabila dun, ayan, yung mga nasa likod, silang dalawa, itetape natin. Ayan, kakain na pala sila eh. Tawag na, bumaba na ba? Siyempre, hindi pa bababa yan. Hindi pa sanay sa trapping. Pero naririnig na nila yung tukaan eh. Ayun, kawala na yung dalawa. Ayun, kumakain na ba natin yung mga warriors? Okay, kain na kayo. Lumipad na kanina to. Kaya yan, kita nyo. Gusto mo na po to. Yun, oh. Ilan sila dyan, boy? Pito? Six. Anim lang to, mga kalapatids. Ayan, anim na lang yung ating hen dito. Binabawasan na natin. Kailangan natin magbawas para sa bagong binibreed natin ng mga ibon. Ayan, tuloy-tuloy ang pag-breed. Nakita nyo yung mga nakapink natin nakalipring dyan. Dahil laki mabuti. Sa cock section, ganun din, anim. Ayan sila, gutom na gutom na yung natin. Nagbabox out na. Kain. Puro flyer yung kinakain niya. Dapat tayo dinadagdag. Basic na basic yung patoka. Dahil na kayo mabuti dyan dahil masasabak na naman kayo sa mas malalayong hagisan. So halos yung line pala ng mga natira natin dito eh puro masili na. Tatlo lang yata yung naligaw o apat. So, bali team masili tayo ngayong season na to sa mga mas malalayong hagisan. Hopefully maganda yung resulta nila. Okay, baka natin yung mga kalapatids pati yung training ng mga warriors natin wala saan madagit. Ingat! Siya'y kalapatista. Napakadaling na kinakilala.